Guys, welcome back to my YouTube channel. May panibagong tutorial na naman tayong ituturo sa inyo, guys. Paano nga ba magbayad ng electric bill sa Gcash? Tuturo ko na sa inyo, guys, kung paano nga ba magbayad ng electric bill. Punta ka sa Gcash nyo. Yan. Then, punta ka dito sa pay and pay bills. Yan. Click nyo lang to electric bills na to. Yan, punta kayo sa, dahil taga Batangas ako, guys, di pa Batangas, ay dito tayo magbabayad sa Batelec 2. Yan, syempre may nakalagay yan ditong account number, bill month, account name, amount, email. Yan, ilalagay nyo, guys, dito yung account number nyo, yung katabi ng pangalan ng inyong account na pangalan ng inyong kontador. Yun yung nasa baba, 7 digits siya, guys. Yung yan, ito yung account number, yung 3, yan, ito yung account number, ilalagay nyo. Then yung bill month, kung kailan ang bayaran, kung kailan guys kayo magbabayad, yun ang bill month, yun 2012. Yan, guys, lagay nyo. Then space, ibig letter natin lahat, yung account name, pangalan ng inyong kontador. Yan, lalagay ko na lang. Pag nalagyan nyo na, lalagay na lang natin yun. Yan, nilalagay nyo na yung account number. Dito naman tayo sa account, dito tayo sa account, eh, sa amount. Ang amount namin ay 88.13. yan, lagay nyo din yung centavos, guys. Then yung email nyo, Google email nyo, nilalagay ko yan. Double check nyo rin, guys, baka mali yung account number. Double check nyo, tsaka yung bill month, tsaka yung pangalan ng inyong kontador. I-double check nyo, guys, yan. Tapos yung amount, tama yung amount. Then yung email, yan. I-next na natin. Hintayin lang natin at nagpa-processing. Next ulit natin yan. Yeah, guys. 88 pesos ang ating babayaran. Confirm na natin. Kung tama, kung double check nyo rin kung tama, tsaka nyo i-confirm. Tayin lang natin. Tayin lang natin, guys.
hindi guys ngayon available yung pagbabayad ngayon ng kuryente sa amin. Yan o guys, yung hindi ngayon available guys yung ngayon ang batelik dahil yan ito ang nakalagay, hindi ngayon daw available yung aking account number, yung billing hindi daw pwede. Then yeah guys, gayan lang guys magbayad sa Gcash ng kuryente. Confirm mo lang tapos yan, babayad ka na. Nang may charge nga pala guys siya na 5 pesos. Ganon din naman din sa 7-Eleven kung magbabayad ka ng kuryente, may charge din. Kung ayaw mo naman lumabas, did sa Gcash ka na magbayad. Madali lang guys, ikaw na magta-type kaysa sa 7-Eleven. Ganon din ang charge, 5 pesos dito ka na sa Gcash. Yan, ganun lang guys, i-confirm nyo lang. Then mag-i-email sa inyo yung Google account nyo, mag-i-email sa ang battery o ang Gcash na bayad na kayo. Yun guys, kahit wala na yung resibo, basta nabayaran nyo, hindi na kayo pupuntahan ng battery dito na narag ko ganun. Hanggang dito na lang guys ng video to. Subscribe, like, and share. Click na lang yung notification bell para lagi tayong updated sa mga videos. See you next time guys.